Now, ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang natatagpuan. We will be talking again. Let's anticipate God in our future. Okay? Ano ba ina-anticipate mo 5, 10, 15 months from now? What do you anticipate 5 years from now? Okay? Kailangan kasama ang Diyos. Matthew 16 verses 1 to verse number 3. On your King James Bible, the Bible says, the Pharisees also, with the Sadducees came, thanked him that he would show them a sign from heaven. And he answered and said unto them, when it is evening, ye say, it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and lowering, O ye hypocrites. You can discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of the time. Father, maraming salamat. Pagpalain mo kami, pangunahan, basbasan, kausapin. Ingatan mo ang kapatid na Joven at saka si Jenny as they minister to their loved ones. Patuloy mong pagalingin si Arnel, si Anna, si Finn, si Ruth, maging ang family ni Richard. Gayun din po, Panginoon, ang mga nandirito. Kahabagan mo kami at pangunahan. Salamat po sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Please be seated. Thank you very much. Okay? At mamaya, yung sinabi ko sa inyo, ipost nyo. Okay? Sa Facebook na umatin tayo ng camp. Tama? Ito yung ilalagay nyo, ha? Pakita mo nga kung ano ilalagay nila. Okay? Ay, yung pangalan mo, I am blank. Pangalan mo, I'm focused on God. This decade, I'm determined. I'm disciplined for God's glory. At yung picture, okay? I-grab mo na lang. Yan, ha? Yan na lang ilalagay mo, ha? Okay? Pakita mo ulit. Yan. Ilalagay mo yung pangalan. Screenshot nyo na lang. Kesa itatype nyo pa. Screenshot nyo, okay? Tapos, kung gusto nyo, ito na lang. Ay, nawala na pala. Napalitan na pala. Andun na sa taas, okay? I-grab nyo na lang yung nasa ano ko. Yan, ha? I-grab nyo na lang yan. Tapos ilagay nyo. Alam mo, kagabi may tumawag. Taga Palawan, nagpapaalam. Sabi nila, Pastor, pwede po bang magamit yung theme? Pati lahat. Bakit? E tuwan-tuwa po kaming makita yung binabanggit mo, I am Joey Sauco, ganyan, natutuwa. Gagayahin po namin. Eh, sabi ko, nandito yung camp director. Kausapin mo. Kinausap si Jeff. Sabi niya, Sir, pwede bang magamit ito? O, di sige. Okay lang po. O, sige po. Pati po yung mga lesson. Ayos na. O, sige na. Gamitin mo na. You see? Bakit? Kasi mas maraming gumagamit, mas kumakalat ang Word of God. Kanya, kung meron tayong dapat ipagmalaki, yung kabutihan ng Diyos. Okay? Then you will talk. You'll talk about the future. Tama? I am determined, I am disciplined, and I will be blessed for the glory of God. We anticipate, what we anticipate seldom occurs. But what we least expect generally happens. Yung inaasahan mo, hindi nangyayari. Sabi ni Benjamin Disraeli. Bakit? Kasi wala ang Panginoon. Dapat kung magdidisar ka at magnanasa ka, dapat naroon ang Panginoon. Maraming Kristiyano magaling sa business, nag-excel sa trabaho, magaling sa grade. Lahat ng mga bagay nagagawa, busy sa pagkita ng pera, sa future, naging expert sa maraming bagay na nakalimutan natin that the most important things that matters in life, that is God, the will of God, and the Word of God. Ang tanong, mahalaga pa ba sa'yo yan? Huwag mong hayaan na maaabot mo ang kinabukasan mo nang wala ang Word of God, wala ang will of God, lalo tigit wala ang God. Kasi yung maaabot mo sa sa'yo, napakababa niyan. Kung kaya mong abutin yung pangarap mo na hindi ka faithful, na hindi ka prayerful, na hindi ka nag-aakay ng kalo, at wala kang investment sa gawain ni Diyos, kahit anong laki niyan, mawawala yan. Remember the parable of the houses? Parehong nagtayo. Isa sa ibabaw ng bato, isa sa ibabaw ng buhangin. Pero pareho na nagkaroon ng bagyo. Yung nakatayo sa bato, binagyo, tinugbog,
pero nakatayo. Bakit? Kasi nasa Panginoon. Yung isa naman, nasira at malaki pagkakabagsak. Bakit? Wala sa Panginoon. In life, pwede kang umunlad. Kanya lang, hindi matatag. Am I right? Susubukan yan. Okay? Kanya hayaan mo na ang Panginoon na nagdadala sa iyo. Okay? Tatandaan niyo po, if we will only consider God's way, God can bring us far better blessing that we can ever work for. Ibig sabihin, magugulat ka. Kasi yung effort mo, minumultiply ng Diyos. Yung kakayahan mo, dinadamihan niya. At ikaw mismo magugulat ka. Wow! Imagine narating ko to. Wow! Imagine nabot ko to. Wow! Imagine pinagkatiwalaan ako. That's why when I was a Sprague, I was really surprised that every time na mayroong special project, sa akin binibigay. Kasi, o tawagin si Joey, siya mag-ano yan. Kasi bakit? Kasi kung gano'n ko kasipag sa trabaho, kung gano'n ko kasigasig sa pag-aaral, gano'n din ako sa church. I always tell you, I was in the faith 38 years ago. I was the problem solver sa trabaho, sa Napocor, sa Sprague. Kahit sa simbahan, ganun din. Kanya, pag may kailangan si pastor, isa lang ang tatawagin niya. Tawagin mo si Joey, kaya niya yan. You see, I remember the first camp I attended. Sabi ko, ba't umuwi ka sa Manila? Ba't umuwi ka? Wala kasing pambayad. Ba't walang pambayad? Eh, hindi nagbabayad lahat eh. Next year, can you trust me? Ano ibig mo sabihin? I run the camp, give me the lesson. Ikaw bahala sa lesson. Ako bahala sa pagpapatakbo. Anong gagawin mo? Alpura sa system. Ito gagawin natin. So, what we do? Ginawan ko na sistema. Magbabayad lahat, maghuhulog, at pagkatapos magluluto, hindi isang tao lang. Kasi pag isa lang, reklamo na reklamo. Si Nanay Castro noon, hindi naman masarap pagkain, pero nagluto siya. Hindi siya umangal. Bakit? Kasi nalaman niya, mahirap pala magpakain na ganun karami. Am I right? Mahirap pala maghugas. Ngayon, marami na. At simula nun hanggang ngayon, hindi tayo kinakapos sa pera. Bakit? Nilagyan ng sistema eh. You see? And we thank God for that. Okay? I always say, okay? Pag sinama mo ang Diyos, magugulat ka. Imagine 25 years ago, we don't have these facilities. 25 years ago, we don't have aircon. We don't have beautiful facilities and edifice that will say, this is the monument of God's grace. Wala. Garahi lang. Inabot mo yun, Ferry? Garahi lang. You see? Arlene, naalala mo yun? Pews, tama? Kulay brown. Oh. Kung hindi pa nagbigay si Mayor Cuneta ng particle board ba yun? Wala tayong kisam eh. You see? That's how we were starting then. Pero nagsimula tayong mangarap. Hindi dahil magaling tayo. I always say, we don't have rich people here. We have motivated people. A year after I became a pastor, we put up this building. 1997, bakit? We anticipate how God will bless. We anticipate how God will move. We did not reason, ito kami. Ito lang kaya ko. No, we did not defend where we are. We said, ito tayo, ito ang kalagayan natin, pero hindi tayo mananatili dito. Aabutin natin ito. And that's what we did. Bakit? Kasi from 96 to 2006, lahat ng tanim ni Pastor Fardo, inani ko. At noong 96 up to 2006, nagtatanim ako. Sa tanim ako ng tanim, tanim ako ng tanim. Noong 2006 up to now, inaani ko yung tanim ni Pastor Fardo at yung tanim ko. O di panalo ko. Am I right? Bakit? Hindi ko kanilimutan yung nagsimula eh. Yung tinanim niya, pinalakas ko, nagtanim din ako. So ano nangyari? E di dalawa na kami nagtanim, pareho kami pinagpapala. Are you following me? E di ba tayo mga Pilipino may kasabihan, ang taong hindi lumingon sa pinanggalingan, ano? Naligaw. No, hindi makakarating sa paroroonan. Bakit? E hindi ka marunong kumilala ng mga taong tumulong sa'yo. Are you with me? Ngayon tignan mo, ang church natin sa Pasay pinagpapala. Ang church ni Pastor Faro silang pinagpapala. And it's so wonderful. Why? Kasi blessing eh. What do you anticipate? Anong inaasahan mo? Where will you be next year by this time? Okay? What can we anticipate from God? Number one, we can anticipate God's guarantee. Why? He will support.
Ibig sabihin, hindi mag-isang aharapin ni Ebet ang 2021. Hindi mag-isang aharapin ni Evelyn Duerme ang 2021. Makakaasa si Radyo na ang Diyos susuportahan siya. Makakaasa si Dante na ang Diyos susuportahan siya. Makakaasa si Jaymar na merong susuporta sa kanya. Kanya dapat may kagalakan tayo as we supply the needs of God. Bakit? Kasi He will support. He will support. Lagi kanyang aayudahan. Okay? At ang ayuda ng Diyos, hindi kagaya ng ayuda ng gobyerno. Can you imagine ano sabi ng gobyerno? Bibigyan natin sila ng 1,000. Anong magagawa ng 1,000 sa isang pamilyang naghihikahos? Tama? But not with God. Tino mo sabi? Isaiah 43, verse number 2. Okay? Pagka ikaw ay daraan sa tubig, hindi ka malulunod. Pag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Bakit? Verse 3, ako ang iyong Panginoon, ang banal na ng Israel, ang tagapagligtas mo, ako rin ang tutubo sa iyo sa Ehipto, sa Ethiopia at sa Seba. You know what I'm saying? I am the Lord, thy Savior. I give Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for you. Ibinigay ko sa inyo yan. What does it mean? God will guarantee that He will support you whatever you are going through. Lalakad ka. You will go to the waters, I will be with you. They shall not overflow. When thou walkest to the fire, thou shalt not be burned. Why? Kasama mo ako eh. In 2021 and beyond, God guarantees that He will be with you. Ibig sabihin, walang panahon sa buhay ni Vilma na mag-isa niyang hinarap. Alam mo ba yun, Aldrich, nung ikaw ay maaksidente, nang mabaril ang kanang mata mo, nung isang mama doon sa F. Cruz, God was with there. Nandun ang Panginoon. Ramdam niya yan. Alam mo ba yun, Marcelo? Okay? Kasama mo pa, walang bahagi sa buhay mo na hindi ka sinamahan. You know what God said? When you go to the deep waters and you're in great trouble, I will be with you. Meaning, may guarantee si Karen. May guarantee si Johan. May guarantee itong si Joshua. When you go to the rivers of difficulty, hindi ka malulunod. You see? When you walk to the fires of oppression, may pressure, merong be stressed out, you will not be burned, for I am the Lord your God. Ibig sabihin, may guarantee ang Diyos. Di ba cheat kung wala ang Panginoon, mapapagod ka kay Arnel? Tama? Kapagod yun every week, magpapadialysis ka, pipila ka, tama? You're exposed, tama? Oh, tawin may namatay pa, kanya lang, napaliwanan ko naman siguro sa ni Moreng, ano, na nung nakailangan yung sakyan, may sasakyan, kanya lang, walang driver. Kasi lahat, underman tayo eh. You see? And we would like you to know that we would like to help. Kanya lang, walang tao. Okay? So, dumarating tayo minsan sa ganun. Pero ang Panginoon, kung wala ang Diyos kay cheat, siguro bumigay na to. Am I right? Then si Ana, nagkaroon pa ng issues din. Tama? Oh, ano ba naman yan? Pwede sabihin ni cheat, yung asawa ko, meron na. Si Ana, pati ba naman to? Am I right? Pero makikita mo, nasa simbahan pa rin to. Nagpapaliwanag pa na wala siya sa church. Camp. Pastor, pasensya ka na, wala ako sa camp pa kasi ito eh. Naintindihan naman namin yun. Am I right? Naunawaan natin. Pero ba't ganun siya? Kasi ramdam niya that when she goes to the deep waters and great trouble, kasama niya pa rin. When she goes to the fires of oppression, precious threat, hindi siya nasunog because the Lord is there. When you feel overwhelmed by the change of the world, God will be there. Can you imagine how fast is the change? Tama? Kalalabas lang ng iPhone 12, pinakita na yung iPhone 13. You know what I'm saying? Things are changing. Have you ever realized how quickly things are changing? New technologies are happening every day. Yung mga bagay na tinitake for granted mo ngayon, bukas, next month, wala na yan, laos na yan. Okay? So even in your personal life, you don't know the problems you're going to face next hour, next week, next year, next decade. Hindi mo alam. Pero ito pwede mong asahan. You can depend upon God to be your guarantor to support you when you're conquered and overwhelmed. Pwede kang samahan ng Diyos. Okay?
anumang laki na kay ikaw man ang may dulot o ibang tao, sasamahan ka ng Diyos. That is His guarantee. Pag dumaan ka sa river, pag ikaw ay mayroong apoy na dal, hindi ka masunog because I am with you. Mga kapatid, because of this COVID that we're facing, I would like to be honest with you, maaring next year, ang isa sa atin dito wala na because of COVID. Perhaps isa sa loved ones mo, hindi mo na makakasama. Okay? Perhaps ang ilan sa atin dito, we will trip over a cord, madadapa ka. Some of us will have a major accident. Knock on wood, sana wala. Okay? Ang ilan sa atin mawawala ng trabaho. Ang ilan sa atin may anak ang matigas ang ulo at gagawa ng mali na mapapahiya ka. Anong gagawin mo? Magpapanik? Anong gagawin mo? Magkukulong sa kwarto? Anong gagawin mo? Maglalaslas? Anong gagawin mo? Mawawalan pag-asa? Mali! Mali! Pag may kaguluhan, pag meron kang di maintindihan, you trust the faithfulness of God. Wala kang pwedeng puntahan. Okay? Kung nungang faithful ka, hindi ka tinantanan, tatandaan mo to. Okay? Pag ikaw inaatake ka ng kaaway, ibig sabihin, importante ka. Kasi hindi papansinin ng Diyos yung pipitsugin. You know what I'm saying? Hindi niya papansinin ng, hindi mapansinin ng Diablo yung walang kwenta. Yung kakampi niya, kakampin natin, papansinin pa. Okay? Ibig sabihin, pagka ikaw umakyat ka sa taas, hihilain ka pababa ng Diablo. Okay? Ang masama, nasa dababa ka na, hindi ka pa pinapansin ng Diablo. Am I right? Wawa naman yun. You will be overwhelmed. You will have difficulty. But you know what God said? I am faithful. Hindi ko hahayaan more on you that He will put you to bear it up. Meaning, kaya mo. Okay? Yung problema na yan, kaya mo. Okay? Can you say that? Yung problema ko, come on, yung problema ko, sabihin mo, kaya ko to by the grace of God. Am I right? Kaya hindi ka dapat mag-quit. Hindi ka dapat mag-isolate. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Kasi the Lord said, I will be with you. That's the guarantee. God will be faithful. Napakarami pong mga talata sa Bible, sabi, fear not, huwag kang matakot, huwag kahadlok. Pwede mong gamitin yung bawat isang fear not araw-araw. Araw-araw. You know what God is saying? Get the message. You don't need to be afraid. I will help you. I will strengthen you. I will support you when you feel overwhelmed. Yung demand sa trabaho, ma-overwhelm ka. Yung demand sa bahay, ma-overwhelm ka. Yung demand, marami yan. Matataranta ka. God said, I don't care whether you're overwhelmed. I am here to help. I'm here to strengthen. I'm here to support. When you feel overwhelmed, hindi magiging totoo ang Diyos sa'yo pag hindi ka dumadaan sa waters, pero hindi ka malulunod, hindi ka mapapaso, ni hindi ka mag-aamoy abo. Do you remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Sila'y tinapon sa fiery furnace, pinainit na 7 beses, lahat na mangha. Di ba 3 binalibag natin? Ba't 4 nandoon doon? At kung sinabi, buhay pa kayo? Ay, nagpipiknik pa, nagbarbecue pa kami dito. Di ba? 3 lang, ba't naging 4? Guarantee. Guarantor. He will be with you. Am I right? You don't need to be afraid. The strength I need will come when I need it. Yung kailangan mong lakas, lalabas yan kasi kailangan mo. Okay? Kanya huwag kang matatakot. You take the risk. Everything that you're gonna do by faith will have a risk. You see? Naalala mo nung sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, sa Jericho, sa Joshua? Sabi niya, pumunta kayo doon. Okay? Anong ginawa? Yung mga saserdote, yung mga pare, yung mga namumuno, bit-bit yung ark at bilibit-bit na. Lumusong sila sa Jordan River. Nabasa ang paa, nabasa ang tuhod, umabot hanggang balakang. Nung nasa gitna na sila, hanggang dito na, dun lamang tumigil ang tinatawag na daloy at sila'y lumakad. Sa tuyo,
Sometimes the father and the mom, the kuya and the ate, yung mga nagdala sa isang Panginoon, kinakailangan nating mabasa ang paa natin upang yung mga inakay natin, yung mga bunga natin, lalakad sa tuyo kasi naging matapang ka. Hindi ka bumigay. Are you following me? Eh kung takot ka, you see? Kung kinantsawang ka, sinabi ng pag nagsimba ka pa dyan, tatamaan ka sa akin. You see? Are you ready to lose everything because you follow God? Are you ready to be ostracized? Na maliitin, aglayin, awayin because you follow God? Diba sinabi ko sa inyo noon, sabi ng tropa, oh, ikaw na, tagay mo na. Di na ako nainom eh. Ibubuhos ko sa ito. Di buhos mo. Maliligo na lang ako, pero subukan mo rin kung kaya mo. Babasagin namin itong baso, papalitan ko na lang. Yabang mo naman. Di mayabang. Tinanggap po na si Kristo eh. Hindi na ako pwedeng uminom. You see? No, hindi na pwede. That was 38 years ago. I have been sober for 38 years. Eh, araw-araw, lasing ako eh. I have to be a changed person. Kinantsawan ba ako? Oo. Lahat. Tinawanan ako. It's my time to praise the Lord eh. I have to pause for a moment. I still hold on to my 7 days praise. When I hear that, I stop for a moment and say, Lord, thank you. Thank you. Why? There's always something that I have to thank God for. Tatanda mo to. God is not going to give you the strength for next year. The strength that He will give you is today. Bakit? Wala ka pa naman doon next year eh. Okay? Ang ibibigin niya sa'yo, yung para sa araw na to, Delia. Yung para sa araw na to, Beth. Yung para sa araw na to, Naldi. Yung para sa araw na to, Jessa. Am I right? Kanya makakaasaka na bukas, sisikat ulit ang araw. Bukas, matitikman mo kabutihan ng Diyos. Bukas! Okay? Ano sabi ng Matthew 6:32? Huwag niyong ikabalisa ang araw ng bukas. Sabagat ang araw ng bukas, mababalisa sa kanyang sarili. Sapat, okay? Sapat sa karawan ang kanyang kasamaan. Okay? For all these things, your Heavenly Father knoweth that you have need of all of these things. Okay? Huwag mong isipin, sabi ng verse 34, ang mga bagay tungkol bukas. Ano sabi niya sa verse 34-3? But seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. You worry about tomorrow? Sabi niya just no. No. You have enough trouble today. Fortunately, the future does not come to you at all once. Darating yan on a bite size, 24 hours, airtight compartment. Hindi mo kailangan harapin bukas yung dapat mong harapin ngayon. You only have to face tomorrow when you're there. Okay? God says, I will give you strength sufficient for each day. Or even better, each hour. Kanya di ba kinakanta natin, I need thee every hour. Tama? Kailangan mo siya minuto. God says, I'm gonna give you strength one day at a time. You know what God said? When you're overwhelmed, I promise you, I'll be there to support you. The strength will come when you need it. You don't need to be afraid. Am I right? You don't need to be afraid. Iba sa inyo, takot magpaswab. Bakit? Kasi akala mo yung buong stick ipapasok sa ilong mo. Hindi! Kanya mahaba yon para yung nag-administer, hindi siya mahihirapan. Kasi kung maiksi yan, kung palito ng posporo yan, edi kawawa naman, kanya mahaba para umabot doon. Mababahing ako. Sasabi, hindi ka mababahing. Maniwala ka. Okay?
Kakalikutin niya, nakanganga ka lang gano'n, no? Mga 20 seconds, o kabila naman. Di ba? Oh. Tapos na, feel mo pa. Oh. Wala na, isang oras. Mga ganun ka pa, oh. Feeling mo, may naiwan sa loob, eh. Kaya yan. Am I right? Kaya. What to anticipate? Anticipate God's guarantee He will support. Number two, anticipate God's governing, He will rule. Mga kapatid, hindi po binigay ng Diyos kay Duterte ang pamahalaan ng Pilipinas. God still rules the Philippines. Am I right? He still rule. Siya po ang mamumuno. Siya po ang mamamahala. Hindi po kung sino. May nagtanong, is God at work in the affairs of humanity? Sabi ng doctors, scoffers, hindi. Nagtatanong sila, how could God be so active today? Ang daming pain, ang daming sorrow, ang daming suffering. Okay? Ito mga question na ito are answered when we consider the sin question and man's continual disobedience to God. Tanong, bakit ba may pain? Ba't may suffering? Ba't ba mayroong tinatawag na sorrow? Bakit? Eh, matigas ang ulo ng tao eh. Tama? Matigas. Inom ng inom. Sugal ng sugal. Ano sabi ng isa? Oh, dahil sa online sabong, nakabili ko ng motor. Bakit? Dati may Montero ko eh. Dahil sa online sabong, nakaroon ako ng tinatawag na ano, pambayad sa apartment. Bakit? Dati may bahay ako eh. Kanya may sorrow. Kanya may sufferings. Kanya mayroong pain. Bakit? Because of our disobedience. Hindi ho ang Diyos ang mayakda ng COVID. Tama? Hindi ang Diyos ang may dahilan kung ba't inatake sa puso. Hindi ho ang Diyos ang dahilan kung bakit may tama ang kidney. Tayo yan. Am I right? Tayo. May kausap akong pastor. Sabi ko sa kanya, alam mo na inoperan ka sa puso. Okay? Matigas pa rin ang ulo mo. Huli tayo nakita, kinakain mo, sisig. Ang saya-saya mo, pagkatapos mong kumain ng sisig, kinabukasan, hindi ka na nakakibo, hindi ka na nakabangon, hindi ka nakalakad, hanggang ngayon nakaupo ka. Then sasabihin mo, Lord, why? Why? Why, Delilah? Ikaw yun eh. Tama? Alam mong may tama ka na sa puso. Balahura ka pang kumain. Alam mo nang pagka sumobrang asin, magmamanas ka. Puro ka pa rin balbakwa, bagoong. Alam mo nang mataas ang sugar level mo, ang laklak mo pa rin kumain ng kanin. Am I right? Kanya may sorrow. Kanya may pain. Kanya may suffering. It's not God. It is us. Ba't ka ba kinakapos sa pera? Wala kang disiplina sa paggastos. Ang trabaho mo, ubos-ubos biyaya, bukas tunganga. Anyway, you only live once. Oo, you only live once. Okay? Pero pagka kinapos ka, anong gagawin mo? Lumaki ko, sabi ng nanay ko, mangutang ka dito. Bakit po? Pambabayad natin dito. Mangutang ka rito, ipambabayad mo rito. Lumaki kami sa utang. Pero mo lalabas kami ng compound, sasabihin nung kasera, oy, Joey, sabi mo sa nanay mo ha, magbayad na kayo. 300 na upa, hindi kayo makapagbayad. 300. Yung rent namin, minumura kami. Ang sabi ko, ayoko may utang. Doon lumaki kami. Kanya kami, walang utang. Mahirap. You see? I tried to follow what God has said in His Word. You see? Why am I disciplining myself? I want to enjoy my grandson na ipapanganak na October. I would like to enjoy that one day I will carry and play with him. I'll run. We'll do a lot of things together. Sabi ko kay Jeff at kay Emeline, hindi ko pakikialaman ang disiplina ninyo. Kasi sa inyo yan eh. Okay? Kayo magdidisiplina sa anak nyo. Ako, i-enjoy ko yung apo ko. Hindi ko didisiplinahin yan. Pagka nagkamali yan, sabihin ko po, yung tatay mo magdisiplina sa'yo. Nanay mo, hindi ko. Hindi sa akin yan eh. Okay?
Magulang ang dapat nagdidisiplina. Am I right? Oh, ako, enjoyin ko yung apo ko. Oh, ang tanong ko, how can I enjoy him kung sakitin ako? Andali. Come on. Am I right? I would like to enjoy my grandson at yung anak din ni Jap in the future. I need to be disciplined now. Bakit may sufferings? Bakit may pain? Bakit may sorrow? Hindi Diyos. Tayo. Sino ba nangutang? Am I right? Sino ba nang away? Sino ba nang bash? Am I right? Oh, meron isang rapper sa Amerika, si Lil Nas, na nag-promote ng sapatos niya na meron dugo daw ng tao at yun ang sapatos ng Diablo, 666, okay? So ginawa ng Nike, dinimanda siya. Bakit? Eh, sira ulong bakla eh. Ay, sorry. Eh, dingin, dinimanda. Nag-recant. Nag-recant. Hindi po, ito po, bakit? Kasi akala ng tao, Nike may pakana. Hindi! Siya! O, di nakadimanda ka ngayon. Bakit? People don't like the Bible because they have a promiscuous life. Alam mo, ayaw makinig sa Bible? Yung ayaw magbago? Yung sugarol? Yung babaero, yung bakla, yung tomboy, yung ayaw iwanan yung bisyo. Pero pag gusto mong iwanan, magpapasakop ka dito. Am I right? Magagalit yan, kanya naging atheist eh. Bakit? They don't want God because they think that God is interfering with their lives. No, God is not interfering. God did not create you a robot. He wants you to choose Him. Na kanya ka nagtino kasi pinili mo siya. Ngayon, naharap yung Little Nas sa napakalaking demanda ng Nike. It's just me. Kamote ka. You see? Demanda ka ngayon. Why? Tapos magsasuffer siya? Tapos mahihirapan siya? Why? Stupid. Sarili niyang diskarte yun. Tama? Nagkaroon ako ng AIDS. Ba't ka nagkaroon ng AIDS? Bakit? Multiple partner. Tama? Bakit? Infected. Sufferings. Sorrow. Tanong, ang Diyos ba may gawa niyan? No. Sin and disobedience. Pero kagandahan sa Diyos, kung may ginawa tayong mali in the past, He will forgive. Pag may ginawa in the past, He will correct. Pag may ginawang mali at nagsisi, He will reset. He will reconfigure. He will update. He will assist. You know what I'm saying? Pero syempre, patatawarin tayo ng Diyos, pero yung consequences, ando doon, pero hindi mo mararamdaman. Ako, sabi ko nga, siguro kung di ako naging lasenggo, baka mas matatas pa ako. Kanya lang, yung dila ko, medyo matigas pang konti eh. Sumasabit kasi effect ng alcohol sa sarili ko. There is no doubt to the child of God that God is providentially working today. Okay? Yeah. Lord, ba't mo ako binigyan ng asawa na ganito? Hoy, ikaw kaya nang ligaw dyan? Sabi mo, crush mo. Di ba? Tapos nang binubugbog ka, gumastos ng 3 million sa kasal, tapos niloko lang. Look. Di ba? Sabi tuloy niya, ba't mo pa pinaasa at binigyan pa ng singsing? Lolokohin din lang pala. Sino ba pumili? Alam mo sabi ng Bible? Okay? Psalm 59:13. Consume them in wrath, consume them that they may not be. Okay? And let them know that the God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Okay? May pagsusulit. Ang Diyos pa rin ang mamumuno. Okay? Ang Diyos pa rin ang gagawa.
Pag lumalakad ka ng tama, namumuhay ka ng tama, sabi ng Psalm 84 verse 11, tignan mo, okay? Kahit na maraming mali, kahit maraming gumagawa ng hindi tama, kahit in the past, we live in a disobedient life. Tignan mo, sabi ng Panginoon ha, the Lord will be a sun, the Lord will be a shield, at bibigyan ka ng grace. Kailan? Pag nag-humble and glory, and no good thing will He withhold to them that walketh what? Uprightly. Pag sumusunod, si John Paul ng tama, pag lumalakad, si Nova ng maayos, anong sabi? No good thing will He withhold to them who walk blameless and uprightly. What does it mean? Listen to this. What God has in the future cannot be accomplished on your own. Hindi mo kayang magtatag ng family without God. You need to be excited. There are places that you're going, that God is going to take you, na hindi mo kayang dalhin by yourself. May mga obstacle, may mga dreams that look so impossible. Too impossible. Kung ikaw lang, you're gonna be stuck. Kung ikaw lang, hindi mo kakayanin, matatakot ka. But because you walk uprightly, pinili mo ang Diyos. He is in ruler, He is in command, He is controlling everything. Nagpasakop ka, God will bestow something on you and He will give you advantage. May mga pintuan na nakasara, bubuksan niya. Okay? He will make you stand out in the crowd. Okay? Alam mo ang tawag dyan? Favor. Say favor. If what we need today is not ayuda from the Lord, but God's favor, He will not withhold any good thing to them that walketh uprightly. Favor! You know what I'm saying? Yun ang hanapin mo, Fidel. Favor! Yun ang hanapin mo, Delia. Favor! Okay? Yung favor na galing sa Diyos. Yung favor ng Diyos will cost you good breaks to come to your life. You don't deserve. Yung sabi, Lord, hindi ako dapat na-promote, Hindi ako dapat nagtatrabaho, nabigyan. Hindi ako dapat nagdadrive ng ito. Meron. You don't deserve. Meaning, you're not next in line, pero ikaw na-promote. Alam mo ang tawag dyan? Favor. Bakit? You've been faithful. You're honoring God. Pag in-honor mo Diyos and you're standing for God, meron kang temptation mag-back out, may temptation mag-quit, pero pinili mong kumanta, mag-serve, mag-akay, manambahan, kahit kinakantsawan ka, you know what God said? Get ready for favor. Get ready for explosive blessing. God is going to do something unusual, something you have never seen, something that is beyond your imagination. Hindi mo kayang explain. Wala kang pwedeng explain. Ang pwede mo lang sabihin, it's the favor of God. Paano mo mapapaliwanag na si Ferry nakapagpatayo ng bahay? Paano mo papaliwanag na si Ferry bumili pa ng property? Paano mo papaliwanag na si Ramil nagkaroon ng anak na marunong tumugtog ng musical instrument? Paano mo papaliwanag si Bonnie may mga anak na nahilig sa music? E pag narinig mo si Arlene kumanta, maluluha ka. Paano mo papaliwanag si Vilma nagkaroon ng anak na scholar? Saan ba nag-aaral yun? Sa? Assumption. May scholar sa Assumption. Am I right? Paano mo papaliwanag si Lucilyn nagkasawa? E iniwanan nga nung dati. Am I right? Paano mo papaliwanag? Anong tawag mo doon? Favor! You know what I'm saying? Something that you don't deserve. Something you don't even think. Something you cannot explain or take credit. It is called God's favor. Iba ho yan, mga kapatid. It's never too late for a miracle. Wala hong late sa Diyos. Naku, baka matanda na ako, hindi na pwede siguro to. No. Every person can hope. Every person needs hope. You cannot live without hope.
You cannot wake up tomorrow without hope. You need to embrace that God is still ruling. Siya pa rin ang namumuno. Pag may gumagawa ng mali, hayaan mong Diyos. Ano sabi ng Psalm 66 verse 7? Okay? 66 verse 7. He ruled by His power forever. Ang kanyang mata ay nakatingin sa mga bansa. Huwag magpakabunyi ang mga naghihimagsik. Yung rebelde, yung lumaban, yung nang-away, yung lumapastangan, huwag ka magbunyi. Bakit? Ang Diyos pa rin ang namumuno. Diyos pa rin. Ano sabi ng Psalm 89 verse 9? Thou rulest the raging of the sea. When the sea waves thereof arise, thou stillest them. Ano sabi? Iyong pinangungunahan ang nag-aalimpo yung dagat. Pinatatahimik mo pag naglalakihin ang alon. Yun eh. God is still in control. God rules. Psalm 103 verse 19. The Lord hath prepared His throne in heaven and His kingdom ruleth over all. Ano makikita natin dito mga kapatid? Okay? Makikita natin mga minamahal that God in His marvelous way has done it in the past. Over the past weeks, months, last year, it's difficult to face the pandemic. We've been helping. Saan ka makakita ng hope in the midst of pain? Saan makakita ng hope in the midst of kawalan? Kung kaya ng Diyos na buhayin ang patay na Kristo, kanyang buhayin ang patay na ekonomi mo. Kanyang buhayin ang patay na pag-ibig na meron ka. Kanyang buhayin yung patay. Anumang bagay na patay sa iyo, kanyang buhayin. Why? Because He lives. I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Am I right? We can still have hope. We need to put our hope on something that would not change. And that something and that someone is God. He ruled. Siya pa rin ang namamahala. Siya pa rin. It's never too late to trust God. It's never too late to hope on God. Walang aspeto sa lupa na walang pakialaman Diyos. Ephesians 1:8 and verse number 9 and 10. Okay? Wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Okay? At ipinakilala niya sa atin ang hiwagan ng kanyang kalooban na ayon sa kanyang pleasure na kanyang ipinasya sa kanya. Verse 10. Nasa dispensation of the fullness of time, sa katubusan ng panahon, kaganapan, that He might gather in one all things in Christ which are in heaven and which are in earth, even in Him. What does it mean? God rules our lives as well. May master plan siya. Lahat ng pinagdadaanan mong kapaitan, it is conforming you to the image of Christ. I ask you, was there a time na si Kristo napagod? Was there a time si Kristo na uhaw? Was there a time na si Kristo natulog? Was there a time si Kristo umiyak? Was there a time na si Kristo inaglahi? O anong sa tingin mo, ba't exempted ka? Dadaanan mo yan. Dadaanan natin lahat yan. At lahat ng nangyayaring yan, kapaitan, kapigatian, kabigatan, hindi para pigayin ka, kundi para magkaroon ka ng Christ-likeness. That you will depend upon God. Kagaya ni Kristo, sabi niya, sa Garden of Gethsemane, Lord, kung ako lang, let this cup pass over me, but Thy will be done. Kalooban mo masunod. At dumating si Judas. At siya'y kinulong. At siya'y sinampal. Siya'y pinutungan ng korona ng tinik. Siya'y nabayubay sa korona. Siya'y namatay. Bakit? Bahagi ng plano ng Diyos. He's making you to be like Jesus. So we need to submit sa anumang moldings na binibigay niya sa atin. Mahirap. Naalala mo yung devotion natin sa camp? Sabi ng teacup?
Uy, ang ganda mo naman. Kung alam mo lang, galing ako sa putik. Dinoikot-ikot ako, ang sakit. Pas inulma ako, ang sakit. Nilagay ako sa loob ng oven, ang sakit. Akala ko tapos na. Pininturaan pa ako. Ang nahihilo ko. Mami, ang kote, ang sakit. Inilagay na naman ako doon. Ang sakit. Tapos kung makasalta ka, ganda mo. Kung alam mo, pinagdaanan ko bago ko narating to. Am I right? The same thing din sa atin. God is drawing a wonderful picture of you in the future, so you need to submit. Anong sabi ng Hebrews 4:13? Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked unto Him of with whom we have to do. Lahat ay hayag sa harapan ng mata na tayo'y magsusulit. Wala pong nalilihim sa Diyos. Lahat ng nakatago, hayag. Lahat laid bare in His eyes. Meaning, kita ng Diyos, hindi siya limited by time. He can be in the past, present, and the future all at once. God's perspective can see it all. Walang tago, He knew everything that's going to happen because He's already in the future, now, and in the past. He's been there. Meaning, hindi na surprise ang Diyos. Hindi sinabing, hey, may virus. Wala. He knows. You know what we always sing? My Lord knows the way through the wilderness, and all I have to do is follow. My Lord knows the way through the wilderness, and all I have to do is follow. Strength for today is mine all the way, and all I need for tomorrow. My Lord knows the way through the wilderness, and all I have to do is follow. Ano sabi ng Psalm 139 verse 16? Thine eyes did see my substance, yet being unperfect in thy book, all my members were written. Meaning, lahat ng mangyari sa'yo, nakasulat na. Kanya hindi dapat magtaka, bakit na wala si Pastor Sauco? Ba't namatay agad? Oras na. Amen? Whether it is atake, sinaksak, binangungot, nalunod sa isang basong tubig, nadapa, naumpog, nanganga, natulog, may pumasok na daga, namatay, nabilaukan, oras na. God keeps a plan for my future. Not only He knows your future, but He has a plan for your future. Kanya sabi niya, stay with me. Stay with me. Follow me. Sundin mo to, magugulat ka. Am I right? Kung hindi ko sinunod ang Word of God, siguro buhay pa rin ako. Kanya lang hindi ko makikita na si Jeff naging ganyan, si Jap naging ganyan. Hindi ko siguro makikita na natutupad yung pangarap ko. Hindi ko makikita na si Franz ay gumawa ng kanyang tinatawag na play na nagkaroon siya ng spoken words. Am I right? Siguro hindi ko napakinggan at napansin na yung ating mga pangarap ay natutupad. Siguro hindi ko mararamdaman na kahit mahirap ang sitwasyon, may kaibigan akong pastor na magsabi, sagot ko na yung 100,000. Meron akong isang member na nakikinig at nanonood sa preaching at sinabi niya, sagot ko pa yung isang 100,000. Hindi po 1,000. Hindi po 10,000. 100,000. Why? He wants to bless you. Magugulat ka. Ano sabi ng Jeremiah 29:11? Alam ko ang iniisip ko tungkol sa inyo. Pag-isip tungkol sa kapayapaan, hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa wakas. Alam mo, sabi ng Bible? No. Sabi ng Disney? Ano sinasabi ng Disney pagkadating ng huli? And they live happily ever after. Kanya kung hindi ka pa happily ever after, hindi pa the end ng buhay mo. Am I right? Di ba?
Si Snow White nga kumagat lang ng apple, nagkaroon ng jowa eh. Ikaw, fruit salad na, wala pa. Tama? Si Cinderella na, ginabi, ginabi lang. Misal lang, nagkaroon pa ng kanya, meron para, hayaan mo ang Diyos magpadala sa'yo. Am I right? May kinausap ako kanina, nakasalubong ko, isang young lady. Sabi ko sa kanya, in passing, sabi ko, huwag kang magpo-fall do sa tao na hindi mahal ang Diyos. Huwag kang, humanga ka lang, pero huwag mo seryosohin. You see? Sabi niya, opo, pastor. Sabi ko, I trust your faith. Ay, nabanggit. Minabanggit. Ay ko, I prayed for you, ha? Opo, pastor. You see? Kasi, alam ng Diyos eh. Sabi ng Panginoon, I have a plan to prosper you. I have a plan not to harm you. I'm gonna give you hope and a future. Plan, prosper, hope, future. Wow. Meaning, mas maraming iniisip ang Diyos kay Ringo kaysa sarili niya. Mas maraming plano ang Diyos kay May Oreta kaysa sa kanya. At ang plano na, good plans, plans that will give you hope, plans that will give you future. Not plans to harm you, but plans to bless you. God has a plan for your life. Ang tanong, pwede bang ma-miss ni Allen yung good things ng Diyos para sa kanya? Pwede bang ma-miss ni Jenny? Pwede! You will miss God's plan. Bakit? Dahil arrogance, dahil apathy, dahil ignorant, dahil rebellion. Pwedeng mawala. Okay? Just sabi mo, God, I'm not going to do what you want me to do. I'm going to do what I want. I choose my way rather than your way. O di kantahin mo yung, and now the end is near, and so I face the final curtain. Pagdating sa dulo, I did it my way. Ano mangyari? Babariling ka, bakit? Lahat ng kumanta ng my way, pinatay. Kanya inalis sa video ko yun. Nag-aagawan eh. You are going to miss God's plan. Pag naging arrogant, nagkaroon ka ng apathy, pag nagkaroon ka ng ignorant, at naging rebelde ka. People miss God's plan for their life. But listen, kahit na-miss mo kahapon, pwede mag-rebound. I always say, pag nagwa-basketball ka, tumira ka, hindi pumasok, anong gagawin mo? You gonna turn your back? No! What? Rebound! Why? So that you can shoot again! When you miss, shoot again! Rebound! Shoot again! Bakit? Because when you rebound, you can shoot again. Di ba? Ano man eh, nung naglaro ka na isang gabi, ano sabi mo? Ang lalaki nila, right? Parang ayoko na. Eh, di laro lang. Tama? Rebound din. Laro lang. Play. It's your choice. Cooperate with God or miss it. Okay? Ano sabi ng Romans 11:21? Kung hindi in-spare ng Diyos ang natural branches, mag-ingat ka, hindi ka rin niya i-spare. Ibig sabihin, pag matigas ang ulo ni Isaiah, pag matigas ang ulo ni Karen, pag matigas ang ulo ni Fe, sabi ng Diyos, I will not spare you. Ano sabi ng verse 22? Behold, there is therefore the goodness and severity of God on them which fell. Severity. But toward thee, goodness. If thou continue in His goodness, otherwise, you shall be cut off also. Tignan mo ha. Sabi niya, tignan mo kabutihan ng Diyos at yung pagputol niya. Tignan mo ha. Tignan mo. Yung kabagsikan ng Diyos at kabutihan. Okay? Ano sabi niya? Sa mga salbahe, kabagsikan. Pero sa'yo, kabutihan. Anong dahilan? Nagpatuloy ka sa kabutihan ng Diyos. Or puputulin ka. Nakita mo, sabi dito, Hazel, tama? Pag nagpatuloy ka sa kabutihan ng Diyos, kabutihan. Pero pag tumalikod si Jessa, kabagsikan. Severity. So ikaw ang pipili niyan, Aldi. Ikaw ang pipili niyan, Sandy. Ikaw ang pipili niyan, Jaymar. Am I right? Alam mo, sabi ng Diyos, ikaw pumili. God keeps me and will be with me every step of the way. Bakit? Pangako niyo yun eh. Hebrews 13:5. Ano sabi? Huwag kayong umibig sa salapi.
maging kontento ka sa bagay na tinatangkilik mo sapagkat siya rin ang nagsabi, hindi kita pagkukulangin at hindi kita pababayaan sa ahit anong paraan. Now, tatandaan niyo po, hindi mo alam anong mangyayari next year. More so next month. Ang alam lang natin, April 11, ililift ang ECQ. Di ba? Yun eh, kung walang... Ang sabi ko nga, at ito lang naman, wild guess lang sa akin to, sino ba nagdidikta? Hindi naman ang IATF eh. Ang OCTA. Ano ba ang OCTA? Taga-UP. Am I right? What happened to America? They painted Trump as a failure when it comes to COVID. What happened? He lost the election. And Biden was the president. Look what happened to America now. Next year will be election. Expect more bad news. Expect more bad news. Not because it is, I don't know, because they wanted to have a new system. But how can that be? 9 out of 10 still trust the president. It's difficult. Yung kababayan nyo, tatakbo lang daw gobernadora. Doon na lang siya. Tinda ng lugaw. I don't know. Expect more. Okay? Pero mo wala namang ginawa, may ECQ na nag 15,000 pa. Ano yung makulit? Isa lang naman nakikita ko marami. Hindi Pasay, Quezon City. Di parusahan ng taga Quezon City. Huwag buong Pilipinas, huwag buong Metro Manila, doon lang. Halimbawa dito sa atin, kung sino, tamo. Simple lang ang paraan. Bawat bahay, may tatay. Bawat pamilya, may barangay. Dihigpitan ng barangay. Tapos. Hindi kayang solusyonan ng national ang problema sa lokal. Implementation lang yan. Kanya huwag kayong pipili ng kabeza de barangay na hindi naman dapat mamuno o popular lang. You see? Huwag kayong pipili ng namumuno sa pamayanan, syudad o municipality na dahil lamang sa pangalan. Ako, nagpapasalamat ako na bagamat yung ating mayora ay anak din ng mayora ng mayor dati, pero nagpa-function. You see? Ramdam mo. Oh, Bonnie, kayo ba nakapila ka na sa ano? Sa vaccine? Kami naka-vaccine na rito. April 6 and 7. Naka-ready na kami. Oh. Ang nakikipag-usap si Bernie. Sabi niya, hindi kami papayag doon. Pupunta kami doon eh. Dami-dami doon makabukawin. Dito gagawin. Mayroon si Bernie ha, ang nakikipag-usap sa barangay. Antindi ng Bernie. You see? Siya taga-ayos, taga-ayuda lahat. You see? Sabi ko, tol, baka kanya natatakot kasi mukhang manginginom ka. Tol, baka naman nakala manginginom ka. Hindi, tol, naayos ko nga yung pastor eh. Siguro doon yung baka naman tinatakot mo sila. See, hindi mo pumayag. Dito tayo. Dito tayo magpapaano. Dito tayo magpapabaksin. O sige, susundin ko sinabi mo ha. O, sabi ko, kuha mo akong ID sa labas. Pumunta doon sa barangay. Binigyan ako ng ID. Kuya, ito na daw. ID mo. ID lang. Sige, bakit? Kailangan ko lumabas eh. O, para may papakita ko, ito po ako, taga Pasay po ako, ito ID ko. Walang 5 minuto nakuha ni Bernie. Pag si Dante yun, palagi ko isang araw at tatlong gabi. Si Bernie, minuto lang. Ano kaya patakbuhin kong kapitan si Bernie dito sa barangay 158? No? Pwede, no? Kagawad, no? Tapos si Dante yung ano, yung sekretary ng barangay. Di ba? Tapos si Alex naman, yung pinakatano, di ba?
Yung laki ni Alec, di ba? Ay, umayos kaya. Diba? Ang kukunin ni Alec, yung hita niya, di ba? Umayos kaya. Sa laki ng kata, di ba? Barangay lang yan. Pag naghigpit, di ba? Pag naghigpit, kahapon nga nagmotor ako, kasi sabi ko, pwede pa ako isang oras. Diretso ako ng EDSA, punta ako ng Mandaluyong, tinignan ko yung Green Hills, wala talaga, sarado. Pumunta ako ng Rockwell, may mga harang, hindi ka pwede pumasok. Pinababalik. Kasi papasok yun sa ano eh, sa Bel Air eh. Di sinubo ko lang. Sir, diretso po kayo, sir. Ayos ah. Walang, sita-sita doon. Sabi ko, iba talaga yung tunog ni Maharlika. Pagdating doon, sabi niya, sir, dito lang kayo, sir, diretso po. Eh, tuwan-tuwa ako magano. Sabi ko, Lord, salamat po ah. Hindi ako sinisita yung iba. Doon ka. Sir, ba't siya? Mayos ka. Sabi ko, Lord, iba pala yun, iba? It commands respect at saka ano, yung, alam mo yun, tunog pa lang eh. Sabi ko, Lord, salamat. Kanya, I really appreciate what you give to me. I love it. Oo. Mamaya nga, lalabas din ako eh. Tatapusin agad yung service para makaikot ako. Tayat, uwi na. Yun lang pala, ano? Uy, kumuti kayo. Meron pa tayong gagawin kayo. Nagmamadali kayo. Kasi, God rules. Okay? Listen. Regardless of what happened to you, maray ikaw ang dulot, ikaw ang sanhi, o iba. You're not going through it alone. Alam mo, sabi ng Diyos, kahit ikaw may kasalanan, I'll be with you. I'm always be with you. I have been with you. And you're never going to do it alone. Hindi mo mag-isa nga harapin yan. Sinamahan na kita nun, sasamahan pa rin kita. You know what is that? You know what this statement means? You know what? I am with you. I'm always with you. I have been with you. I'm going to keep being with you. You're never going to do it alone. You know what does it mean? Huh? God's faithfulness. Ganyan katapat ang Diyos sa'yo. Amen? Kanya huwag kang matakot. He rules. Amen? Tatandaan mo. Okay? God's guarantee, He will support. God's governing, He will rule. Am I right? Pangungunahan kanya. Tapat kasi siya. Alam mo sabi ni David, Psalm 34:4, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all of my fears. I sought the Lord, not therapy, not technique, not mayor, not the government. I sought the Lord. Anong nangyari? At kanyang iniligtas ako sa lahat ng kinatatakutan ko. Sa bawat takot na meron ka, merong corresponding attribute ang Diyos. Something about His character. Something about His personality. Yung kanyang naturalesa that will correspond sa bawat takot na meron ka. Kanya dapat hanapin mo yung takot mo at yung takot na yan matatagpuan mo sa bawat hibla ng kanyang salita. Pangarapin mong matapos mong mabasa ang Bible. That's why I really thank God that God gave me the discipline to read the Bible 4 times a year. It's not easy, but it's worth it. I give time to that. I learn much from it. Okay? Yung remaining days ng 2021 and the years to come and beyond, anticipate God's guarantee what He will do. He will support. Anticipate God's governing. He will rule. Lastly, number 3. Bait ko ha. Anticipate God's glory. Why? He will come. Babalik ang Diyos. Pag bumalik ba siya, are you still in faith? Ano sabi niya? Will I find faith when I come back? May faith pa ba itong si Hamed? May faith pa ba itong si JR? May faith pa ba itong si Joseph? May faith pa ba itong si AJoy? May faith pa ba itong si Sia? Are you with me?
He will come. I do not say with authority that Christ will definitely return in the remaining days of 2021. No. Ang sinasabi ko, babalik siya. Sa oras na gusto niya. Okay? Tinanong si Spurgeon, kailan darating si Kristo? Sabi niya, I think not. Bakit? Ibig sabihin, hindi ka naniniwala darating si Kristo? Naniniwala. Eh, kailan siya darating? I think not. Bakit ganon? O, titignan natin sa nabi ng Matthew 24:44. Therefore, be ye ready, for in such an hour that you think not, the Son of Man come. Sa panahong hindi inaasahan ni Moses, sa panahong hindi inaasahan ni Elise, sa panahong hindi inaasahan ni Moreng, si Kristo darating. Ang tawag dyan, rapture. Ang rapture, walang sign. Magnanakaw yan eh. It's like a thief in the night. Kanya dapat ready ka. Magandang inabot ka, ang hawak mo, turmeric. Hindi tumirik yung mata mo kasi lasing ka na. Pare, ngayon na ulit nakatikim eh. Yan, ang sarap pala nito. Iba pala yung may pinagsamahan. Na-miss ko rin ito eh. Na-miss ko siya. Tapos biglang dumating si Kristo, hawak-hawak mo yung red horse. Wow! Lakas ng tama. Tama sa lubot! Tama? Biruin mo, dumating si Kristo, hawak-hawak mo baraha. Nagpupusoy ka o kaya may hawak ang manok na pula? Napadaan sa sabungan, may naghihiyawan. Manok na pula. Dumating si Kristo, nasa sinihan ka. Am I right? Dumating si Kristo, may hawak ang itak, naghahabol. For in such an hour that you think not, the Son of Man cometh. Kanya dapat laging handa. Amen? Ready. Amen? Therefore, be ye also ready in such an hour that you think not the Son of Man cometh. Darating si Kristo. Anticipate God's glory. He will come. You will see Him in a cloud. Majestic. So beautiful. The one who died for you. And you're gonna say, umaangat ka. Tama? Kinukuha ka. Woo! Tapos, nung kinukuha ka, nag-iskiri-iskiri ka pa. Parang may epilepsy lang yun eh. Dumarating ka, gumagano. Pero mo, umakit ka sa langit, gumagano-ganong ka pa. Oh. Be ye ready, for you think not that the Son of Man cometh. Parating na si Kristo, may hawak ka pang bidyoke, di ba? Kung liligaya ka sa piling ng... Ganun ka pa talaga! At kung ang nais mo ay patay. For you think not the Son of Man cometh! Amen? Parating na si Kristo sa panahong hindi mo alam. You think not. Dapat ready. Ready. Ang sagwa naman nun, dumating si Kristo nang boboso ka. O kaya para kang yung mag-asawa. Pag hindi yan, nakatingin ako dyan. Hindi, ikaw yan ha. Tapos nakita sa pad mo, di ba? Yung pinanonood mo, you think not. Tapos nakita mo, di ba? Kalalike lang ni Mel June kay
Fowler, like, tuk, dumating si Kristo. Hala! Hala! Nakalagay, kalalike lang ni Mel June. Hulo! Chiri, chiri, chiri. Patay ka! Patay ka! For you think not that the Son of Man cometh. Hindi mo alam kung kailan darating. Kaya dapat ready ka. Di ba? Nag-post ka. I am galit. Asar ako sa'yo. Naklik. Tok! Biglang dumating. Uy, ebidensya yan. Therefore, be ye ready. For you think not that the Son of Man cometh. Ano sabi ng John 14:3? Hanggang verse 3. I will go and prepare a place for you and I will come again. And I'll receive you to myself para kung saan ako naroon, ikaw ay naroon din. Verse number 18 ng chapter 14. Hindi kita iiwanan na wala kang comfort. Ako'y paparoon sa iyo. Verse number 3 ng 2 Peter 3. Alamin mo itong bagay na ito, that there will be in the last days scoffers walking after their own lust. Yung bibigay, kanya pambihira, di ba? Buruin mo, magpo-post si AJoy, di ba? Bam, 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 bam. Eh dumating si Kristo. Bambu ka, bambu ka. Sabi ni Kian, masukat ko nga itong miniskirt na to. Pag sukat, biglang dumating si Kristo. Yun ang suot-suot niya, patay. Eh nun lang niya sinukat. Dun lang niya, natukso na, suot po kaya ito? Hanggang dito nga, di ba? Pagsukat niya, biglang dumating si Kristo. Last days, may manunuya. Last days, malakas ang pagtuya. Lumalakad sa kanlang sariling masamang pita. Ano sabi ng verse 4? At nagsasabi, nasaan na yung pangako na siya'y darating? Nakatulog na kami. Ha? Wala pa rin eh. May manunuya. May mga asar. May mawawala. May manlalamig. Ano sabi ng Revelation 22:12? At siya'y nagpatotoo sa mga bagay nito at sinabi niya, surely I come quickly, amen, even so come, Lord Jesus. Darating si Kristo. At gagantihan niya ang bawat isa na may ginawa na mabuti sa kanya. Pwede ngayong 2021, pwedeng hindi. Okay? Gusto ko munang ipasilip sa inyo ang kondisyon bago mag-rapture. Ano ba sinasabi ng Bible before the rapture? Okay? Ano ba ang palatandaan at ikaw magsabi kung ito na nga ba ang panahon? Okay? The conditions before the rapture. Tignan mo. Matthew 24 verse 37. Kung papanong sa panahon ni Noah, ganun din ang pagdating ng anak ng Diyos. Verse 38. Sapagkat nung panahon bago magkaroon ng flood, nagkakainan. Tanong, ito ba ang panahon na nagkakainan? Samyupsal? Ha? Ano ba yon? Fantastic baboy? Anong fantastic baboy nga ba yon? Romantic baboy? Di ba? Tapos meron pang what? Yung buffet 101, lahat, di ba? Drinking, marrying, given to marriage, until the day that Noah entered into the ark. Verse 39, hindi nila alam na dumating yung flood at sila'y kinuha lahat, ganun din ang pagdating ng anak ng tao.
walang sign. Pero makikita mo, eating, drinking, marrying, and given to marriage. Nakikita niyo ho ba yan? Marami ba nagkakainan? Okay? Marami ba nagiinuman? May hinuli no isang araw. Halika. Saan ka galing? Lagpas na ng 6 o'clock ha. Ano lang po, bumili po ako ng lugaw. Lugaw? Lugaw? Ha? Asan ang lugaw? Ay sir, hindi po. Hindi naman essential ang lugaw ha? Sir, hindi po lugaw. Ano binili mo? Beer po. Ah, beer yan. Essential yan ha. Sige, saan kayo nandun mamaya? Punta ako doon pagtapos ng duty ko ha. Kung saan sana umatay. Tanong, laganap ba ang inuman ngayon? Laganap, tama? Laganap. Kasi akala ng iba, yung alcohol na pinampupunan sa kamay, pwede rin sa lungs. Hindi ho sa lungs yan. Kamay lang yan. Disinfectant yan. Laganap po. Ano sabi ng 2 Peter 2:5? And spare not the old world, but save Noah the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Tingnan mo ha, si Noah was a preacher of righteousness. 400 years nangaral siya. May nakinig? Wala. Nagyaya? May nakinig? Wala. Anak lang niya. At asawa ng anak niya. He warned his generation about the judgment that was coming. Pinagtawanan siya at he made fun of this message. They didn't listen. They went right on their sinful lives. Hindi ba ito rin ang nangyayari sa atin ngayon? Diba? Yaya mo sa church, ang daming dahilan. Yaya mo sa inuman, nauna pa yan. Diba? Magkakantahan pa yan. Huwag sanang gawing ulam ang aming pulutan. Ito ay inuman, hindi po handaan. Life is like that now. Dinala ka sa simbahan, nakinig. Nakinig lang. Pagbalik sa bahay, hindi nagrepent, nagpretend. Andun ang form of godliness, pero walang power. Tinawagan, binisita, pinagtawanan. Anong ginawa? Playground instead of battleground. Akala nightclub. Akala fun. Mali. Nasa simbahan. Nag-profess. Nagpapaptize. When things get little messy, no offend. Nasa na yung commitment? Bakit tumahimik? Bakit iniwanan ng simbahan? Baka naman hindi ligtas. Okay? Baka hindi tunay na ligtas. Pag dumating ang kamatayan sa iyo and you're not ready, pag dumating ang rapture, you will be left behind. You know what the song says? The sun has come and you've been left behind. Ano sabi ng Matthew 24:24? Watch therefore, for you know not what the hour of the Lord that come. Magpuyat kayo. Hindi nyo alam kung kailan paririto ang Panginoon. Dumating si Kristo, nagrarangka sa Mobile Legend. Nagtataka nanay mo, lahat naka-gloves, ikaw naka-thumb lang. Yung thumb mo lang ang may gloves. Meron kang finger cuts. Di ba? Tapos ang ganda-ganda nung upuan mo. Di ba? Meron ka pang magandang gano'n na nakaganon ka pa. Talagang gumaganon pa. Di ba? Sinetapan mo. Dumating. Meron kang gaming console and everything. Sabi ng Diyos, watch therefore, for you know not what hour your Lord that come. Verse 36, but of that day and hour knoweth no man, not the angels of God, heaven, but my Father only. Walang sign. Any moment pwedeng dumating si Kristo inday. Ano sabi na Acts 1:7? At sinabi niya, it is not for you to know the time of the season which the Father hath put in His own power. Nobody will know when will Jesus come
Christ will come. So that we need to be ready. Ready! You see? Hindi mo alam. Kanya, sasadyain mo na basahin ang Word of God. Sasadyain mo nag-aakay. Sasadyain mo magpatawad. Sasadyain mo na sumusunod. Kasi hindi mo alam kung kailan darating si Kristo. Hindi mo alam. You see? Pagtatawanan ka, pag hindi ka ligtas, the Son of Man has come and you were left behind. Let us think the condition before the rapture. Pangalawa, the danger of being unprepared for the rapture. Pag hindi ka ready sa rapture, anong danger nito? Matthew 25:1, anong sabi? Okay? At ang kaharian ay natulad sa 10 dalaga na kinuha ang ilawan, nagsilabas para salubungin ang kanilang kasintahang lalaki. Verse 2, ang limay mangmang, ang limay matalino. Verse 3, sapagkat ang mangmang dalay ilawan, walang dalang langis. May ilawan, walang langis. Verse 4, ayung matatalino, mayroong ilawan, may langis. Verse 5, at nung dumating at nagtagal yung kasintahang lalaki, inantok at natulog. At nung dumating yung madaling araw, dumating ang kasintahang lalaki at kinatagpo. Verse number 7, at ang lahat ng mga dalaga ay nagsatayo at sinindihan ang kanilang lampara. Verse 8, yung mga mangmang sinabi sa matalino, give me oil, wala na kaming langis. Verse number 9, sabi ng matatalino, hindi pwede, sapat lang sa amin to. Okay? Pumunta ka doon, magbenta ka, bumili ka sa sarili mo. Verse 10, sila'y pumaroon at bumili. Ngunit dumating na yung kasintahang lalaki at yung ready ay kinuha at isinara ang pintuan. Verse number 11, at yung limang virgin at nagsabi, Panginoon, buksan mo pintuan. Verse 12, sinabi sa kanila, hindi ko yung kilala. Verse 13, magbantay kayo't magpuyat sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni ang oras ng pagbabalik ng tao. May hawak ang lampara kung wala kang langis. Mukha kang ligtas, mukha kang tagasimbahan, pero wala kang Holy Spirit, you will be left behind. Siguraduhin mong ligtas ka. Tiyakin mong ligtas ka. Baka nasa simbahan ka, umatin ka pa ng camp, baka ikaw ay nag-perform pa. Pag hindi ka ligtas, maiiwan ka rito. Maiiwan ka. You will be left behind. Okay? Nagpakita ho ang Panginoon dito ng spiritual truth. Sabi ng verse 13, watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Magbantay kayo. The message is a warning for me, it's a warning for you. Yung limang virgins ready, ready sa pagdating, pero yung lima, hindi ready. Kanya napaka delikado po. Baka mamaya mukhang Kristiyano ka, umaawit ka, naglilingkod ka, pero wala palang langis. Meaning, hindi ka ligtas. Mukhang ligtas, may Bible, may King James, nagbabasa ng Word of God, sumasama, nag-a-usher, umaawit sa choir, young people's presence, kasama ng kingsmen, kasama ng lighthouse, light bearers, pero hindi pala ligtas. I ask you, are you really saved? Are you really saved? Kasi pag dumating si Kristo, may iwan ka. Pag dumating si Kristo, may iwan ka rito. Maraming tao will not be ready when Jesus comes in rapture. Anong sabi ng verse 10? At yung mga nagsiparoon, muburo bumili. Nang dumating ang kasintang lalaki, nagsienda pumasok, but the door was shut. Yung tunay na Kristiyano, pag nag-rapture, kukunin yan. Pero hindi ligtas, may iwan. Wala nang pwedeng magbukas. Ano sabi ng verse 11? At umiyaw, at umiyak, yung 15, Lord, buksan mo ito! Anong sabi ni Kristo? Hindi ko kayo kilala. I know you not. I know you not. Watch ye therefore.
sapagkat hindi mo alam ang oras at araw kung kailan darating si Kristo. The sun has come and you've been left behind. Siguraduhin mong ligtas ka. The condition, inuman, kainan, kasiyahan. The danger, sasarado pintuan, wala nang pwedeng pumasok. Tignan mo itong ikatlo. The majority of those left behind at the rapture, ibibigay ka na ng Diyos. The Lord will not run after you. Okay? You'll be reprobate. Meaning, hindi ka na pwedeng maligtas. Mahirap. Revelation 16:2. Ano sabi? At tumayo ang una, ibinuhos ang mangkok sa lupa, naging sugat na masama, mabigat sa mga tao, may tanda ng hayop na yaon, may mark of the beast upon them which worship his image. Tingnan mo ha? Nagkaroon ng noisome, grievous sore upon them. Pagka hindi mo tinanggap si Kristo, meron kang tatak ng 666 kasi hindi ka pwedeng lumabas, magbenta ng wala kang mark of the beast. Okay? At anong sabi? There'll be noisome and grievous sore. Meaning, there will be painful sore. Pag naiwan ka ng rapture, mahihirapan ka. Verse number 4. Okay? At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok at ang ilog at ang bukal ng tubig ay naging dugo. Meaning, yung tripe de galina magiging dugo. Okay? Meaning, the water supply will be poisoned. Yung climate change na sinasabi, tama? Mangyayari yan. Highlight yan. Verse 8, at yung ikaapat, ibinuhos ang mangkok at ibinigay niya sa kanya. Okay? Sa araw, and the power was given to him to scorch men with fire. Kung ngayon naiinitan ka, climate change, am I right? Natutunaw yung mga icebergs. Okay? Isipin mo that mankind will be scorched with fire after the rapture. Kanya kung may kamag-anak ka, tropa, kaibigan, mahal sa buhay, na hindi paligtas, for their own sake, win them to Christ. Ito ho ang haharapin ng kamag-anak mo. Marahil may nanay ka, binigyan mo ng bahay, pinadadala mo ng pagkain, pero kung hindi ligtas yan, hanggang may pag-asa ka, dalhin mo sila kasi ito ang haharapin nila. Okay? Verse number 10, at ang ikalimang anghel ay ibinuhos ang kanyang maklok sa luklukan ng beast, sa seat of the beast, at ang kingdom was full of darkness and their node with their tongue for pain. What does it mean? There'll be great darkness and people will know, kakagatin ang dila sa sobrang sakit. Naranasan nyo yung isang araw, may pandemic na nag-brown out pa. Pero sandali lang, tama? Isipin mo sa tribulation. Ito yung seven seals na binabago. Pahirap ng pahirap to. Verse 18, at may mga kidlat at tinig at kulog, magkakaroon ng malakas na ulindol na hindi pa nangyari sa tao, na napakalakas at kakilakilabot na lindol. Yung naranasan nating lindol dito, wala yan in comparison sa tribulation period. Kasi sa tribulation period, yung Palawan makikita sa Luzon, sa dulo. Yung Mindanao mapupunta sa Australia sa sobrang lakas. Verse 21, at dumating ang malaking hail out of heaven, at bawat bigat nito ay isang talent, at ang mga tao, they will blaspheme God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceedingly great. Pababayaan na ng Diyos to. Wala ng mercy, wala ng Holy Spirit. Puro kapigatian. Will people turn to Christ? No. Bakit? Verse 9,
and men were crushed with great heat and blasphemed God, which had power over his plague, and they repented not to give him glory. Hindi sila maglalapit, magiging mas malupit sila laban sa Diyos. Bakit? Wala ng grace. Wala ng Holy Spirit. It will be just tribulation upon tribulation. Verse 11, and they blaspheme the God of heaven because of their pain and their sores and repented not of their deeds. Verse 21, and men blaspheme God because of the plague of the hail, and for the plague thereof was exceeding great. Nakita mo? God will give them up to pain. God will allow them to be in that pain. Anong sabi nung una? God will be your guarantor. Amen? God will give you glory. God will help you. Tama? He will help you every step of the way. Sasamahan ka ng Diyos. Okay? You can have God's support. You can see God will rule because He's governing. Pero pagka dumating na si Kristo, pababayaan na niya ang tao. Wala nang support. Wala nang ayuda. Wala nang makukuhang kahabagan. Pababayaan na ng Diyos ang tao. It's too late for them to be saved. Mamumusong na sila. You know what God will do? And God also gave them up. Romans 1:24. And wherefore God also gave them up to uncleanness, to the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies within themselves. Okay? God gave them up sa karumihan ng kanilang puso. Wala nang biyaya. Verse 26. For God, this cause, God gave them up unto vile affection. For women did change the natural use. Meaning, yung babae para sa lalaki. And they gave it up. Ano mangyari? Yung babae papatol sa babae. Yung lalaki papatol sa lalaki. Am I right? Yan, pag nakakita ka ng description na ganito, God gave them up. Verse 28. God gave them over to reprobate mind. Ano sabi? At ang Diyos, dahil ayon lang i-retain ang Diyos sa kanilang isip, ayon lang kilalanin, ibinigay sila ng Diyos sa mahalay na pag-iisip para gawin ang mga bagay na hindi nararapat. The Son of Man has come and you've been left behind. Mga kapatid, ito ho ang mangyayari before rapture. Walang sign. Pag inabot ka ng rapture, kinuha ka, praise the Lord. Pag hindi, God will give you up. It will be pain. It will be so, so heavy. Nakikiusap ako sa iyo. Kung di ka ligtas, kung nagkukunyari ka lang, tanggapin mo si Kristo ang tagapagligtas. Pero kung ligtas ka, may God find you faithful. May you endure unto the end kasi ligtas ka. Kasi dala-dala mo si Kristo. Okay? Kasi mahal mo. May the Lord find you growing in faith. May the Lord find you sincerely serving Him through Christ in His church until He comes. Tanong ko sa iyo, what do you anticipate? When the Lord comes back, are you ready? Are you ready? That's why I made a choice. I'm gonna read His book 3 or 4 times a year. I'm gonna win souls every week. I'm gonna give back my money. Alam mo kung bakit? Isipin mo pag dumating si Kristo, marami kong pera sa bangko. Hindi nagamit. I would rather have my money in the Lord's work. Bakit? Wala na akong accountability dun. And I thank God for that. I'm getting ready. I'm waiting for the sound of the trumpet. Lift up your head. Redemption
draweth nigh. Walang sign. Hindi mo alam. Dapat ready ka. Gusto kong hamunin ka. Sa 2021, April ngayon, second quarter. Okay? Second quarter. We still have 3 more quarters. Anticipate God's guarantee. He will support. Anticipate God's governing. He will rule. Anticipate God's glory. He will come. The question is, are you ready? Kung hindi ka ligtas, tanggapin mo si Kristo. Kung ligtas ka, psst, tuloy lang. Patuloy tayo. Hindi ka lugi. The sun has come and He will pick you up pag ligtas ka. Pagka hindi, you'll be left behind. Pag naiwan ka dito, sa'yo na yung Harley ko. Sa'yo na rin yung Fortuner at paka Montero. Sa'yo na yung mga aso ko sa langit at sa bahay. Okay? May darating pa akong Corgi. At meron pa ako isang French Bulldog na darating. Ibibigay. Okay? Kung hindi darating si Kristo. Okay? Pero pag dumating, okay lang. At least nangarap. At least may nangako. Kung di matupad, fine. I'll enjoy what I have. Amen? God's guarantee, He will support you. God's governing, He will rule. God's glory, He will come back. The question is, are you ready? Are you ready? Shall we all stand up, please? Father, we thank you. Salamat. Napakabuti mo. Salamat sa pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakit. Samahan mo kami. Bigyan mo kami ng kahabagan at kawaan. Kayo po nawa ang maluwalhati. Ipagpatawad mo ang aming kapangasan. Ipagpatawad mo ang pagiging fickle-minded namin. Ipagpatawad mo po ang kapangasan na minsan ay sinasadya naming suwayin ang inyong naisin. Pero ngayon, naintindihan namin, any moment you will come, walang pasabi, so we need to be ready. Lord, salamat. Pagpalain mo kami at pangunahan, while heads are bowed, eyes are closed. No one is looking around. Will you come to the altar and say, Lord, help me to be ready. Hindi na ako matatakot because you have given me guarantee that you will support me. That you will govern because you will rule. And you will give me your glory because you will come back for me. Lord, help me to be ready. Kung hindi ligtas, tanggapin si Kristo. Kung ligtas, magpatuloy. Will you come to the altar and say, Lord, help me to be ready. Dito po sa altar, God bless you.